Shall we have breakfast together? Hello. Again. All right. Sa tingin ko, kahit na ano, ilang araw pa lang, nagkakaroon naman siya ng development kahit konti. Kaya lang, nawala na yung pananakit ng aking mga braso kasi nakadalawang araw na pahinga. Masakit man siya eh, konti lang, hindi kagaya nung nag-uumpisa pa lang ako. Talagang masakit siya. Kaya kailangan kong tapusin yung 30 araw na yun. Kaya ang makikita ni Hill dyan sa mga vlog ko, 30 days na video din. Yung 30 video din. Makikita ninyo kung nagkaroon ba ng diferensya or hindi. Alright? Nagkaroon ba ng diferensya or wala? Nagkaroon ba ng resulta? Wala na ba yan? Alright. Balik po ulit tayo sa 30. Hindi na kagaya nung unang araw natin eh. Ano lang, 20, hirap na. Dinagdagan ko lang 10. Sumunod na araw naman, na diretso ko siya ng, ay hindi yata, 20 pa rin yata, tapos dagdag ng 10. Kasi yung pangatlong araw, na diretso ko yata kaso may kasama ng gigil. Hirap na. Pero ngayon, kahit papano, mahirap pa rin pero hindi gaano. Yung, hindi kasing hirap nung una. Kaya, kahit papano magkakaroon na ng, wala pa naman. Kumbaga, itong figura na to dati na yan nung nakaka-gym pa ako doon sa trabaho. Kaya lang na kala mo lang malaki kasi totoo lang ano yan, parang puro taba na. Kasi nga puro kain. Walang ginawa, puro kain, kain, yan. Ayun. Yan ang resulta. Nagkaroon tayo ng solid na abs. Nag-iisa lang. Kailangan maalis ko to. Sana maalis ko. Alright. Ayun naman ang mag-squat up. Hey!
Maraming maraming salamat mga kalugar sa panonood ng aming vlog, saka ang mga sumusuporta, nanonood, nagla-like, nag-share, at sa mga tumutulong sa pagpaangat na aming channel. Hiningal ako. Maraming maraming salamat po. Bye-bye! Hello mga kalugar! Dito po ulit tayo. Ito po ang aking ikawalong setup na gagawin ngayon. Isimulan ko naman po siya ngayon sa setup para maiba. Alright. Gawin po natin ang setup. Squat up. 30. Alright. At ngayon sisimula nang maging maaraw. Sana magtuloy-tuloy na para hindi na tayo susuot ng napakarami jacket. Sana mag-summer na para kahit sarado yung gym dito sa pinagtatrabahoan ko. Meron ditong malapit sa amin na yung malaking area na pwede kang mag-jogging-jogging. Meron din silang mga doon yung improvised na gamit sa pag-gym. Meron din silang football area, tennis, badminton area, meron din sila. Basketball area. Kompleto yun. Kaya lang, problema doon, siyempre, pag ganyan summer, dito, labasan talaga yung mga tao. Talagang, yan ang hanap nila. Maraming pupunta doon. Kaya, malamang, unahan lang sa pwesto. Huwag na una ka, di, huwag na huwag kang alis hanggat di ka tapos. Pag nauna sila, magantay ka. Yun lang ang problema ron. Alright. Hindi ka gaya kasi sa gym eh. Kukunti lang naman talaga ang nag-gym. Kahit na nung wala pang COVID. Kasi ang mga nag-gym doon na mga nagbabaya doon sa building by schedule lang paggamit nila. Kami, kasi kami katrabaho doon, pwede kaming gumamit kahit anong oras kasi meron kami susi, kami nagbubukas nun, kaya walang problema sa amin. Kaso pansamantalang binawal munang gumamit noon kasi gawa nga ng COVID para lahat pare-pare, kahit kami, kahit nabubuksan namin yun, hindi kami pumapasok. Mahirap na kasi ang daming camera doon, pagalitan ka pa. Diba? Ang mabuti na rin safe. Alright. Gawa tayo ng 30.
at least kahit pa paano, no? Dire-diretso na, hindi kagaya dati na putol. Hindi ako nagbibiro nung umpisa. Ang sakit talaga dito. Ayun. Dito ko. Ewan kung bakit. Siguro dahil sa matagal na pagkakain to, no, mga lugar. Ako naman eh, hindi naman talaga ako yung talagang ano ng gym, yung heavy. Talagang parang ano lang, parang kumbaga pinuposisyon ko lang yung katawan ko para nabukasan ng umaga. May energy. Yung lakas sa trabaho. Kasi, alam nyo nga eh, sabi nga sa inyo, 40 na ina ako. Tapos eh, galing pa ako sa yung pagkakasakit ng TB noon. Tuberculosis. Kaya nag-iingat-ingat din ako ng yung bigla-bigla. Kaya nadaan ko lang sa mga lakad, yung mabilis na lakad, malayuan, yun. Akit sa escalate, sa hagdan, yan. Okay na sa akin yun. Kaya lang, result na naman. Puro kain, ayan. Ang lumaki sa akin, abs. Ano? Solid. Bye-bye!